At ito rin mga kasaka, ang kagandahan ng may mga alaga tayong mga bubuyog, ano? Yung ating mga honeybee, ano? Mga stingless bee at mga laywan, ano? Sila yung tumutulong para mag-pollinate, para mag-set yung fruits natin, ano? Katulad diyan, mga laywan yan, no? Napakaingay. Siguro kung marinig ninyo, nandun yung ingay ng ating mga bubuyog, ano? So, ang akin din payo sa inyo, mag-alagat din tayo ng mga bubuyog, ano? Hindi natin kinakailangang maggawa ng mga bahay ng bubuyog, yung mga colony, no? Tayo lang ay magkaroon, magtaob tayo ng mga paso at pupunta na dyan ang mga bubuyog, ano? Natural pa yung pamamaraan natin ng pag-aalaga ng mga bubuyog. Ganito lang ang aking ginagawa, no? Para sa natural na pagpapadami ng bubuyog natin, ano? Nagtataob ako ng mga paso para maging tirahan ng ating mga bubuyog. Maraming bubuyog tayo na nandito, ha? Ito rin, no? Tignan nyo itong sangto, oh. So, marami tayong nakakalat na ng mga paso, ano? Para maging tirahan ng ating mga bubuyog. Hindi natin kinakailangan pakainin sila ng asukal. Walang intervention. So, hinahayaan lang natin. At pag gusto natin tingnan kung marami ng pulot, medyo binubuksan lang natin ang paso, ano? At nag-harvest tayo ng natural na pamamaraan para sa tinatawag nating bee honey na walang intervention, natural. Ito mga kasaka, ang aking building ng aking mga bubuyog, ano? Ito ang pagtawagin natin ay stingless bee, ano? So, naglagay tayo nito para makatulong sa ating mga halaman, ano? Para sa pollination. And at the same time, para makapag-produce tayo ng tinatawag na bee honey, ano? So, target natin na magkaroon tayo ng 200 colony. Nasa start, ano? Pero itong mga pasong to, nandito yung iba nating mga bubuyog, ano? Yung tinatawag na laywan. So, nagtaob tayo, hindi lang basta patungan ng ating mga halaman, kundi tirahan ng ating mga bubuyog, yung tinatawag nating laywan, ano? So ganito lang kasimple ang pamamaraan, ano, ng para magkaroon tayo ng masustansyang honey, ano, ng bee honey na hindi pinakakain ng asukal. Natural na pamamaraan kung paano sila magpo-produce ng honey. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood at sana meron kayong natutunan kung paano mag-alaga ng bubuyog, kung paano ito nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating agrikultura. Magandang umaga ulit sa inyong lahat.